but is a amen. mile. Amen. Eh, katinan muna natin. I-off mo muna, Pastor, yung sounds. Good morning, God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Empowered us, Holy Spirit. Strengthen us, Holy Spirit. Enriches us, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Okay. Tugulan pa kanina, no? Teka, yeah. Wala pala akong mic. Praise God. Thank you, Lord. Good morning, God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Glory to God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Araw po ng Miyerkules. Muli po tayo magkasama-sama ngayong umaga at atin pong sambahin ang Diyos. Amen. Atin pong pasalamatan ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. And at the same time, atin pong pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos bawat araw na dumarating upang tayo po hindi lamang pagpalain kundi para patatagin ang ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. Lalo't higit sa panahong ito na iba't iba na ang mga nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran maging sa ibang bansa. Ano ba ang mga mensaheng napapanahon na dapat nating talakayin para tayo ay patatagin ng Diyos habang tayo po ay naririto pa sa sanlibutan at hinihintay natin ang ating pag-asa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, samahan po ninyo ako sa isang mahalagang talakayan ngayong umaga at nawa ito po ay magbigay sa atin ng kaliwanagan tungkol sa ating inaasahan bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon na minsan pang naligtas ang ating mga kaluluwa nung ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoon tungkol sa kaligtasan ay nakarating sa ating Amen. Mga pandinig at tayo po ay naging sumampalataya na bautismuhan tayo kaya naman nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Amen. At bilang mga mananampalataya ni Kristo, ano po ba ang mga bagay o mahalagang aral na dapat po nating mapakinggan na nagsisilbing katatagan ng ating pananampalataya at hindi po mahinto ang ating paglilingkod sa Panginoon habang tayo po ay naghihintay sa napakalaking pag-asa na ipinangako ng ating Babalik Panginoon si ang second coming Amen. Jesus Christ. Maraming Amen. Salamat good morning, po. Good Diyan morning. Lamang po kayo naway maging mag-interest po tayo sa mahalang bagay na meron tayo galing sa Panginoon. Good Praise morning the Lord. Po at pinagpalang umaga sa buhay at pamilya ni Sister Maya Villena at Sister Baby Obani, teka Pastor, Sister Baby Obani, Pastor Alvin Clemente, kay Paul, Jessica, good morning po. At sa buhay po, hallelujah, ayan, naano na tayo, natabunan na. Sa buhay po ni May Docil. At sa buhay po ng ating Kalawan Laguna, Andre Canto. Ayan. Good morning po. Amen. Kay, natabunan na eh. Ayan. Kay Ate Jenna. Pastor Sonsam. Asriel, ayan. Good morning po. Pastor Sonsam, good morning po. At sa inyong asawa at mga anak. Pagpalain ng Diyos ang JCTRL Caloocan City. Nanay Ronelia Escueta, Tatay Dante Escueta, JCTRL Obrero Quezon City. Good morning po, Mamay Docil, Antigme North Sagaray, Bulacan. At sa buong Generica Pharmacy. Good morning po and God bless po. Sister Faye Smith Tudor, good morning and God bless po sa iyo, sa iyong asawa at mga anak sa inyong nanay. God bless you more and more. Amen, nanay. Ito na ang Brazil. Okay, Pastor. Good morning po sa ating mga kapatid. Una sa lahat, ng TRL members, kay Nanay Wilma Brazil, Canada and Philippine Pini. Philippine Pini, amen. Good morning po kay Pastora Gile Clemente at kay Annika Clemente. Basta isang tahanan, dalawa nakabukas na cellphone kay Pastor Alvin at kay Pastora Gile Clemente. Sige, padamihin niyo po ang mga cellphone na nakabukas. Dahil kailangan po, ang kaligtasan ay personal po. Kaya dapat personal din ang cellphone natin.
At sa ating minamahal, ginagalang Nanay Gloria, Clemente, Tatay Tonyo Clemente, at sa inyong muse, sa inyong tahanan, nagbibigay saya, si Annika Clemente. Michelle Arlandia ng Makati City, good morning, and God bless you more and more. At sa JCTRL Muñoz, hallelujah, Quezon City, Mary Joy Kawilan, good morning po. Caloocan, ang ating pong minamahal, Nanay Juicy Joy, sir, the... Miss po namin kayo. Si Brother Jerry Yublera. Good morning po at God bless you po, kapatid. Ato, good morning. Sabi niya, Papa Lauro at Pastora Ruby, salamat sa Diyos sa mga biyaya. Amen. Palawan, Sister Nanette Bersosa. Praise the Lord. Sir Neil at kay Brother Miggy. God bless you more and more ang inyong pamilya. Amen. San Pedro, Laguna, Sister Lindin Leyva. Nandyan po kami, Sister Lindin Leyva, sa Kalawan, Laguna, noong Monday. Amen. Praise God. At sobra kaming pinagpala ng Diyos. Blessed na blessed po kami sa ginawa ng Panginoon na kaligtasan. Amen. Good morning, Carla Briones de los Reyes. Ayan. Isang mapagpalang araw po from TRL Caloocan. Si Carla Briones de los Reyes. Si Carla ba yung dancing ministry? Hinahanap kita kahapon na, ba't wala ka? Balik. Malapit ang dumating ang Panginoong Jesus. At good morning po kay Brother Dom Constantino. Please include my patient Stanley Mills in your prayers, comfort and complete healing for him in Jesus' name. Pastor, yung pag-pray po, si Stanley Mills, request po ni Brother Dom Constantino. Now, I pray, Lord God, na patuloy mo pong pagpalain, abutin ang iyong mapagpalang kamay si Stanley Mills, na siya po ay makaranas po ng biyaya ng ating Panginoon. Comfort and complete healing, yes, po, Lord, sa kanya. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, receive your healing in Jesus' name. Amen. Good morning din po sa buhay ng ating chairwoman, youth chairwoman, Patricia Concepcion. At sa buhay din po ng ating hallelujah. Ayan. Teka, nawawala eh. Sa buhay din po ng ating pong kapatid, Sister Minda Katiis Alcantara, kay Jerry Alcantara, at sa inyong anak dyan sa Patag, good morning and God bless you more and more. BFF Minda Katiis. Ayan, good morning at pinagpala pong buhay para kay Ate Elizabeth Tan. At pinagpalang umaga para po, ayan, nakangiti agad si Sister Jessica Palt. Tawan-tawa siya, bakit kaya? Jess, bakit ka tawan-tawa? Anong problema mo? Tawan-tawa ka agad, minsan mainit ka naman. Ayan, ang ating JCTRL Muñoz. Pero taga-Caloocan po siya. Sister Marley Rose and Gubot. Jerome Gubot. Good morning. Naku, napaka sisipag na mga lingkod ng Diyos kaya. Kay Mary Joy Kawilan. Praise the Lord. Jessica Baharas. Ayan. Good morning. Amen. Sa kayo inyo po kasamang isa na, ano yung, pastor, yung choir din na isa. Ano yan eh, sa Muñoz. Oo, sir. Ang Panaligan Family ng Muñoz, Quezon City. Good morning po dyan sa inyo. Ay, na, pumasok na tayo sa California, USA. Yes. Sister Monica Johnson. Ini-schedule po si Pastor Sunny Sonsam po ang mag-schedule po para pagdating natin sa online. Kahit na siya, dahil tech team ang mag-ano, kasi Pastor Sunny nandito. Amen. Dapat nandito si Pastor Sunny kasi sa kanyang gagamitin eh. Okay, praise God. Good morning po, Sister Maricar Choson for the gospel po . At kay Ami Jean Guanshan Jean, Kina Jean, at sa tatlong anak ni Ami Jean dito sa Pilipinas, good morning and shower of blessings of God at sumain yung pamilya. Amen, amen. At pinagpalang umaga po sa buhay din po ni Grace Oloya. Praise the Lord. Carla Briones de los Reyes, see you anak, pagpalain ka ng Panginoon. At i-bless ng Diyos ang mga buhay po ng ating mga kapatid. Sister Neng Doremon ng Bahrain, good morning po and God bless you more and more and your family. John Jimwell de los Santos, blessed morning po sa lahat from TRL Katuparan po. Maganda yung ganito, babanggitin niyo po kung taga saan po kayong chapter o ano po ba kayo nakapaloob sa stroke survivor po ba? Sabihin po natin para mas lalo namin ma-memorize.
ano, Jimwell de los Santos from TRL Katuparan. God bless you more, anak. At pinagpalang umaga po, my dear, Pastora Joyce, my dear Obani, kay Pastor Ray Obani, kay Bunso Obani, at kay Sister Baby Obani, TRL Citrus Coordinator. Pinagpalang umaga kay Maribik de la Cruz Balanga, kay Rafa de la Cruz Balanga, at kay Ruel Balanga. Sumayin niyo ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Pinagpalang umaga din po kay Pastor Jason Cloud. At pinagpalang umaga sa buhay ni Zenip Nasayaw. Good morning po. God bless you more and more. No, dito tayo nakadaan dito kasi halos gabi na po kami nakarating nung Lunes, pauwi po, sapagkat tinahabol po ni Pastor Lauro din yung alas 7 OBS. Pag Monday kasi siya po naka-schedule. Pinagpalang umaga kay Brother Gerald Reyes. Sumaiyo ang biyaya ng Diyos, anak. At ito, 1 million smile. Pinagpalang umaga kay Leonora Meneses. Lagyan nyo, JCTRL, Tikbe, North Sagaray, Bulacan. Okay, pinagpalang umaga, Cecil Meneses. Pinagpalang umaga sa buhay po ni Justin Plondarina, ang ating sundalo. Ang sundalo ng TRL Church, Justin Plondarina. God bless you, anak. At pinagpalang umaga sa buhay din po. Hallelujah. Napin natin yung ano. Praise God. Pastor Herman Centino, good morning po. And God bless you more and more. At sa inyong pamilya. Good morning, Beth Sulangon. Ayan, tinumaka sila sa isang bahay, dalawa ang cellphone. Saludo ako sa ganyang mga pastor. No, hindi tinitipid ng Diyos. Para kanya-kanya kayong opinion at comment. Amen. Good morning sa lahat. Leonora Meneses, TRL Tikbe North Sagaray, Bulacan. Ito ang ating Kalawan, Laguna. Kapitbahay nila si Mayor Sanchez ng Kalawan, Laguna. Ang ating Andre Canto, good morning sa inyo pong good mami. Good morning po sa inyong sa pamilya. Sa iyong asawa, kay Tutoy. Kay nanay, kay Tutoy at kay Ate Janet. Amen, ayan, praise Canto. God. Good morning din po sa ating chairwoman ng ating young workers, Melanie Marcelo. Boom! Ayan. Assistant coordinator ba? Si Sister Elsa de Chavez Parilla. Good morning, Nantikbe, North Sagaray, Bulacan. Pinagpalang umaga po, Brother Bong Soriano. Amen. Tagasan si Brother Bong Soriano. Pinagpalang umaga. Nasa Iloilo ka ba, Martin Saladaga? Good morning po and God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Diyos, pati po si nanay mo, Martin Saladaga. Good morning! God bless Rodelisa Gravador, kay Nicole Ramirez. Pagpalain kayo ng Diyos at kay Sir Bong. Good morning and God bless you po sa inyong pamilya. At pinasaganang umaga sa buhay ni Allen Cruz. Good morning po, tagasan po si Allen Cruz. Good morning and God bless you po. At JCTRL Marilao, Sister Evelyn Villanueva de la Cruz, sa inyong asawa at mga anak at manugang at apo. Good morning and God bless you more. Pakisama sa prayer si Jaylin Dionisio Kagalingan para po sa kanyang mga anak. In Jesus' name. Amen. Praise God. Be healed sa mga anak ni Jaylin Dionisio. Asawa to ni Alan Dionisio. At bigyan ng kagalingan ng Diyos ang kanilang mga anak in Jesus' name. Pinagsagana at pinagpalang umaga, Teresita Cruz Lianeta ng Bulak, Linawan. Good morning. Ayan. Saan pangalan? Maylin? Marikit Salazar, good morning po. Sabi po ni Pastor Jason Cloud, Marikit Salazar, good morning and God bless you more. Naway makita po namin kayo sa church in Jesus' name. At Sister Baby Lingwebang, good morning. Pinagpala at pinasaganang umaga kay Jara Jamea Dagwasi, kay Dagwasi. Jimmy Dagwasi, kay Kumaring Maria Dagwasi, sa pamilya po ninyo kay Johan Dagwasi, sa pamilya ni Janessa Dagwasi at ni Malu Vargas, Charlie Vargas, sa inyong mga anak. Sumayin nyo ang masaganang biyaya. Bati na rin natin kapitbahay nila. Bati na rin natin kapitbahay nila ang aming mga kabalae. Balaing Bernie Malonzo, ang babaeng Teresita napakasipag. Teresita Cruz Lianeta. Good morning. Lahi ng mababait. Ay, batiin natin si Tatay Delphine Cruz. And Nanay Gloria Cruz. Na laging puspos ng Santong Espiritu yan. Amen.
Praise the Lord, praise God. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Good morning, Shirley Solangon. Good morning, Ruby and Knights. Mahaba pala banal. Amen. Kaya kailangan malakas na malakas ka physically, be spiritually. Strong. In Jesus' name. Be strong. Amen, amen. At malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo, Ruby and Knights. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, baluti ng banal na dugo. Be strong ng ating and nothing Panginoon move you. Amen. Hawakan mo lagi yung panghawak mo from Texas, USA. Amen. Good morning and God bless Pastora Annie Oxendine at ang iba yung kalusugan, lakas, himala para po kay Bobby Oxendine, maging sa iyo, Pastora Annie. More strength. Amen. Asher and Abigail Oxendine. Ano, Pastora Len? Kagalingan po at mabilis na kagalingan kay Mamita. Partida coordinator in Jesus' name. Be healed po, Mamita, in Jesus' name. Amen. Pinagpalang umaga din po sa buhay. Hallelujah. Ayan. Tira natin. Ayan. Yung iba kilala ko na eh. Pastor Joel Dayalagdon, Pastora Emily Dayalagdon, si Jacob Dayalagdon. Good morning and God bless you po. Nagdadrive ko na po ba, Pastor Joel? Nasa biyahe po ba kayo? Pinagpala at pinasaganang malamig na umaga. Sister Linda Ramos Lam, Boss Carlos Lam, naway answered prayer po kayo ng inyong mga anak ay makasama nyo sa paglilingkod sa ating Diyos. Good morning! Consihal Froelang Kagiat. Good morning! Good morning, good morning po! Good morning, pinakapombi sa lahat ng consihal ng Santa Maria Bulacan. Parang artista yan, ano? Consi! Hallelujah! Ewan ko po kung nakarating na po sa inyo yung ano, yung letter ko. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen! Glory to God! Kumari Shirley Hagaman ng Guyong. Good morning po, Mariko, at miss you. Miss you much. Amen. Iba yung lakas at kalusugan sa iyo, kumare. At ang iyong kailingan na makasama mo sa paglilingkod sa Diyos, ang iyong boyfriend, ni si Parin Buboy Hagaman, ay ipangyari ng Diyos. In Jesus' name, amen. At masaganang, yes po, punta po ako dyan pag naka-sked na po si Sister Marie Carchoson, sabi ni Pastor. Sonsam, amen. Praise God. Try kaya natin bukas. Try natin bukas, after morning devotion, pwede. Try natin, para isang puntahan na lang. So, sila Cecil. Okay, okay po. Paki-contact lang ho, as Pastor much Sonsa, as possible. Bukas po na umaga. Agad tayo sa ibang, iba yung oras ng Amerika. Amen. After ng morning devotion, gospel na po. Agad nandito po yung mga tech team. Amen. Pastor Sonsam, can you? Amen. Praise God. At pinagpalang umaga po sa buhay din po. Hallelujah. Amen. Amen. Sa buhay yung di ko pa nababasa ang pangalan. Yan. Kabisado ko to eh. Yes. At kagalingan para din po kay Grace Oloya. Sabi sa'yo, mag-bike tayo eh. Para gumaling kay bike tayo. Good morning and God bless you more and more. Sa buhay ni Pastor Boyet at Sister Jean Pile ng Pulong Buhangin. Good morning and God bless you more. Kay Carla Briones, good morning. At pinagpalang umaga, ito ang ating JCTRL Obrero. Quezon City worker, Sister Julie G. Solano. Good morning po sa iyo, sister. At wala pa si Sister Nati Carillo. Amen. Ayan, si Sister Emily Edem, wala pa. Ayan, glory to God, glory to Christ Jesus. Pinagpalat masaganang umaga sa buong pamilya ni Sister Jack Anna Marie Paller. Amen. Maureen Palermo, KBS chairwoman Maureen Palermo, Tatay Honorato at kay Nanay Aleta Marcelo. Good morning and God bless you po. God bless you po. Good morning po at love you. Amen. Good morning din po sa Buena Vista at sa Marcelo Compound, sa pamilya at sa buhay po ni Nanay Alicia Cloud. Amen. Praise God. Di tayo nakita Nanay Alicia Cloud. At masaganang buhay. Ayan. Marikit Salazar, good morning po. At pinababati po kayo ni Pastor Jason Cloud. Nawa, makarating po kayo sa main church. Dito lang naman yan sa Katmon. Assistant Coordinator, JCTRL Obrero, Quezon City. Sister Edna L. Libaran, masaganang biyaya sa inyo. From TRL Tikbe, ayun ang maganda. Mapagpalang umaga po, ayun. Tinan nyo pa ang ating kapatid, Elizabeth Arola. Amen. Wala pa si ano no, Rosella.
taga Tikbi pala si Rosella de Elizabeth Arola. Good morning po, sister. At pinagpala po ng ang buhay ni Brother Giovanni Mendones. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Meron ba kayong pasok ngayon sa bus ni Pastor Joel Giovanni? At may biyahe kaya sila. May biyahe ba kayo? Ayun, sabi ni Ate Shirley Solangon, present po mula sa Bakuran. Amen. Praise God. Dapat ganun lang ang inyo pong sa ilalim. Amen. Hallelujah. Pinagpala din ng Diyos. Ito na ang TRL, JCTRL. Santa Rosa, Laguna, ang babaeng laging may ngiti itong magkakapatid na to. Ang saya-saya nila. Nakaka-bless. Pag nakita mo sila at pagkausap mo sila, lagi silang nakangiti. No, good vibes na good vibes. Nanay, Luz, Biminda, lagi daw at sa inyong pong asawa at mga kapatid, mga anak manugang, mga apo, sumayin nyo ang masaganang pagpapalat lakas ng ating Diyos. Sister Luz, Biminda, lagi daw. Pinagpalang umaga sa buhay po ni Vince Antonio. Alam mo na, Vince Antonio, ang ibubulong ko sa iyo. Sagot! Amen. Pinagpalang umaga din po sa buhay. Ito na, si Sister Emily Yubal Edem. Good morning, Tondo, Manila. Praise God. Pinagpalang umaga din po sa ating kumare. Okay, birthday ni Vince Antonio. Anino? Luz Biminda. Happy birthday po, Sister Emily Edem. Binati ko siya sa Facebook. Amen. Praise God. At masaganang biyaya dito po sa Patag sa ating minamahal na kumare, Vina Flor Buado. Pagpalaan po kayo ng ating Diyos at lubos na palakasin. In Jesus' name. Ito, Jen D. Balatbat. Jen Balatbat. Ito'y sa JCTRL, Obrero, Quezon City. Na akay nila iyan. Si Jen Balatbat. Good morning po. Brother Rene Aquiano Tuayon. Blessed good morning everyone, mga brethren in Christ Jesus. Pinagpala. Sabihin niyo po, ngayon kung meron na po kayong church, sabihin din po ninyo yung sa kanong church po kayo, ganoon. Para naayaran natin. Ito, sabi ni Sister Linda Ramos Lam, present po sa presence of God. Amen! Diba ang ganda ng ganoon, diba? Sabihin niyo po, Wela Bares! Si Wela Bares yung nag-prayer kanina sa DDS. Good morning, anak. God bless you more and more. Sister Lolita Ranyoko, good morning and God bless you po. At pinagpalang umaga kay Jesus de Jesus Gabriel, kay Kati Mo, at kay Ka Robert Gabriel. Sumain nyo ang bumabaksak na umuulang masaganang biyaya ng ating Diyos. Annalyn Marcelo Cloud at si Brother Toti Alcantara, good morning and God bless you po sa inyong mag-asawa. At i-bless ng Diyos si Ricky Orlanes Oloya at sister asawa nito si Bilarde. Leonora Bilarde. Good morning po, couple. Praise God. God bless you po. At pinagpalang umaga din po sa pamilya ni Angie De La Cruz Okawa. Amen. Praise God. Ayan, alas 8:30 na naman, Pastor, 7:30 na, Pastor Ruby. Ang aba, ang ano naman ang oras mo masyadong advance. 7:30 naman Lili po. Lili mga da, good morning po and God bless you more and more. Praise God. At pinagpalang umaga, ito na ang coordinator ng JCTRL Tikbe North Sagaray, Bulacan. Josie Eternal, siguradong nasa langit at papupunta sa langit. Amen. Samahan tayo ng ating Panginoon. Aleta Marcelo, good morning po at kay Tatay Honorato Marcelo. Ayan, ibig sabihin, nakabukas ang kanilang mga cellphone. Amen. Praise God. At pinagpalang umaga, De Castro Año Nuevo, Ana. Taga saan si De Castro Año Nuevo, Ana? Good morning and God bless you po. Tikbi ba sa North Sagaray po ba kayo? Iglesia Miguel Pagia, Kim Pagia at sa inyong mga anak. Good morning. At Nanay Emma Centino, si Graciel at si Nanay Emma Centino ay parehong tagapatag Santa Maria Bulacan at ang aking minamahal BFF na pinsa noon, ngayon at magpakailanman hanggang sa langit. Jocelyn Cabral. Ay, praise God. Amen. Na, Pastor Ruby. Glory to God. Amen. Glory to God. Minamadali tayo ni Pastor dahil napakaganda po ng pag-uusapan. Lalalim po tayo ngayon sa salita ng Diyos. Glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. At samahan tayo ng ating Panginoon. Taas po ng mga kamay. Sa oras na ito, yung nangangailangan ng tulong ng Diyos.
ng ating Panginoong Jesus. Taas po ang kamay ng mga nangangailangan ng tulong ng ating Panginoong Jesus. Kami man po ay nangangailangan. Halos araw-araw, maya-maya, segundo-segundo, kailangan natin ang tulong ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, yung kalakasan ng Diyos, at patnubay ng Diyos sa bawat desisyong ating ginagawa at kontrol ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sa umagang ito, wala pong bagay na mahirap sa Diyos sapagkat ang Diyos natin ay kayang-kaya niyang ipagkaloob anuman po ang ating kahilingan, especially kung ito'y ayon sa ating ikabubuti. Sa lahat ng may sakit ay abutin ng Diyos ng kagalingan. Taas po ninyo ang mga pamipamilya po natin na laging pingin natin sa Diyos ang kalakasan at kalusugan. Karunungan ng Diyos, umaatin ang protection ng Panginoon. At ang tanging makakagawa ng unlimited na blessings at grace at grasya at habag ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Good morning God, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. Holy Spirit, empowered us. Pumasok po kayo sa bawat tahanan ng mga kapatiran na nakabukas ang kanilang mga cellphone. Sa mga papasok sa trabaho, ingatan niyo po lahat. Sa mga magdadrive ng motor, tricycle, four-wheel car, sa lahat o Diyos, nang nangangailangan ng lakas mo at kagalingan at pagsama mo sa lahat ng negosyong magbubukas sa araw na ito, mga transaksyon, ay samahan mo po't pagpalain. Lord, napakabuti mong Diyos. At kami idedeklara namin sa umagang ito, taas natin ating mga kamay sapagkat bawat kaway natin, bawat takbang natin, nakikita ng Diyos, bawat panalangin natin, tutulungan tayo ng ating Panginoong Jesus. Ganyan ka po namin, Panginoong Jesus, pinagkakatiwalaan. Hawakan niyo po ang aming buhay, ang aming pong panalangin. Hallelujah! Glory to God! Panginoon, tulungan mo ako. Ngayon ang oras ng pangangailangan ko. Aking itinataas ang aking kamay. Hawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat takbang ko'y mayroong kumakaway. Problema at panghihina sa aking sumasabay. Ngunit alam kong sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, ako ay magtatagumpay. Palakpakan po natin ang Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Ibawat kaway, kinakawayan tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, hawak ka lang sa akin, kapit ka lang anak. Hindi kita pababayaan. Palalakasin ko ang loob mo. Sasamahan kita sa pagkatakuan Diyos na makapangyarihan at tapat sa lahat ng pangako. Yan po ating Panginoong Jesus. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong ko. Hallelujah! Panginoon, tulungan mo ako. Ngayon ang oras ng pangangailangan ko. Aking itinataas ang aking kamay. Hawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. O Diyos, bawat hakbang ko'y mayroong kumakaway. Si Jesus po yan. Problema at panghihina sa akin sumasabay. Ngunit alam kong sa bawat takbo na buhay ko, dahil sa'yo, ako ay bawat takbang ko'y mayroong kumakaway. Jesus, problema at panghihina sa akin sumasabay. Ngunit alam kong
sa bawat takbo ng buhay ko. Dahil sa'yo, ako ay magtatagumpay. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, ako ay magtatagumpay. For the last time, dahil sa'yo, ako ay magtatagumpay. Ano mang problema, kahit sabay-sabay yan, dahil sa Diyos, Jesucristo, kayang-kaya natin harapin. Philippians 4:13, purihin ang Diyos. Pastor Lauro, take it away. Ayan po, muli sa umagang ito, tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Amen. Ating pumbuksan ang ating mga Biblia. Ang babasahin ko lamang po ay ang susing talata upang maiksi lamang po ang ating pagbabasa. Ngunit ito po ay tumatalakay sa buong chapter. No? Ating pumbuksan ang ating mga Biblia sa talatang 13. Talatang 13. Verse 13 ng Mark 13. Mark 13:13. That is the key verse. Sabi dito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat Amen. Hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Praise God. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Diyos. Amen. Ito po ang tanong. Nong. Handa na po ba kayo? Amen. Sa tanong natin, bago ko po bigyan ng insight ang ating pong pag-aaral ngayon, ay ating po munang tayo po ay magtatanong. By the way, para sa inyong kaalaman, para alam po ninyo yung ating paksang tatalakayin, it is all about tribulation. Well, hindi naman yung pastor. Ang ating pong paksa ay tribulation. Sa Tagalog, matinding kahirapan at Amen. Pag-uusig na maaari po nating maranasan. Ngunit sabi doon sa verse 13, kapuputan tayo ng lahat ng dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Mm. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Praise God. Mga kapatid, at ito po ang ating tanong. Amen. Kung meron pong dahilan o bagay na magpapahina ng ating pananampalataya, ano ang mga dahilang iyon? Sagot! Kung meron pong magpapahina upang mawala ang ating pananampalataya, ano ang mga dahilang iyon na maaari mong ikahina ng iyong pananampalataya? Kumbaga isang pangyayari na ipinanghina. Pangyayari na ipinanghina para mawala ang pananampalataya. Kasi kapuputan kayo ng lahat dahil kay Jesus. Amen. Ngunit ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Mga kapatid, ano po ba ang pinaka-worst scenario na maaari po ninyong maranasan para kayo ay hindi manatiling tapat sa pananampalataya? Yan po ang tanong. Kumbaga, sagot. Ikinapanlamig. Oo. Ikinatamlay ng ating ikinawala mo sa gawain ng Diyos. Ikinawala ng gana. Ikinahinto mo sa pagpapatuloy, sa pagdalo. Ikinahinto mo sa paglilingkod sa Diyos. Ano po ba yung mga iyon? Ang sagot po ni Sister Nanette Bersosa, pamilya at sakit. Pamilya at sakit. Ayan. Kumbaga, isang yung sitwasyon. Yung ikapang papahina para ikaw ay hindi na magpatuloy. Oo. Na nakuha niyo ba yung tanong? Hindi ka na, ayaw mo na maglingkod, ayaw mo na magpatuloy. Kasi para hindi ka na magpatuloy o hindi ka na maglingkod, ibig sabihin, pinanghinaan ka na sa pananampalataya. Oo. O dili kaya ay hindi ka na naging tapat sa pananampalataya. Amen. Amen.
Ayan, praise God. Si Naomi Lynn, Shona Sanchez, kasama natin ngayon. Alam ko, ang dami nitong pagsubok kasi kachat ko siya kahapon, Pastor. Sagot muna ni Elizabeth, anak. Sagot ni Naomi Lynn Sanchez, ako sa ngayon, Pastor Laro, Pastora, mga anak ko, napag-ihinaan ako ngayon, grabe po, pero patuloy pa din naman. Praise God. Sagot naman ni Nanay Juicy Joy Cerda, sa paghihirap sa buhay, sagot ni Patricia Concepcion, pag natisod po sa pagtutuwid. Praise God, natisod sa pagtutuwid. Tapos, mga dahilan daw yan para hindi ka manatiling tapat eh. Hindi ka, aman, bawa itinuwid, kinurek. Tapos sa mamaloob, ayun, nakinatisod na. At Sister Wilma Brazil, sakit at kahirapan. Ayan, pinanghina nila kung halimbawa may sakit at kahirapan. At Beth Constantino Solangon, kapag po siguro tila, iba na po ang aral na tinuturo, tila malayo na po sa kalooban ng Lord o aral ng Biblia. Evelyn Lanyuan, pag-uusig ng pamilya at mga taong nakapaligid. Shirley Solangon, matinding problema na sa kabila ng paglilingkod at pananatili sa gawain ay parang hindi pinapakinggan ng Diyos. Nagiging totoo sila, no? Nararamdaman ko yung mga totoong sagot. Amen. Praise God. Sabi ni Sister Nanet Versosa, pero pinatibay na ako ng panahon. Mas takot akong mawalay sa Diyos. Parang pananaw ni Grace Oloya. Amen. Pastor Jason, Pastor, sa akin po kapag tumakbo kang mayor ng Santa Maria, back out na ako. Ay, hindi tatakbo si Pastor ng mayor ng Santa Maria. Amen. Ayaw niya ng politika. Malamang pa ako. Amen. Annalyn Marcelo Cloud, matitisod ng paulit-ulit pero kailanman hindi mawawala ng pananampalataya. Yung reason, dahilan para ikaw ay mawala ng pananampalataya. Personal mo na yung personal mo ha. Emily Edem Yubal, may sakit kasi di ka na makapaglingkod kasi nakaratay ka na sa karamdaman pag umabot na doon. Amen. Si De Castro Anyanuevo Ana, kahirapan at karamdaman. Nagiging totoo sila. Elizabeth Arola, ako po grabe nangyari sa anak ko, pero lalo akong lumapit sa Panginoon. Kumbaga nakapasa, purihin ng Diyos. Mary Joy Atencio, ako po Pastor, sobrang problema sa buhay. Hallelujah. Para mawala na siya sa ano. No? Oo. Patricia Concepcion, pagsunod sa sariling kalooban o kagustuhan, ayun. Kumbaga yung matitisod siya, mawawala siya kay Lord kapag sinunod na niya yung kalooban na niya. Amen. Very good. Sister Neng Doremon, para po sa akin bilang San Cristiano, ay yung hindi ka na maging active sa church at wala na yung presence ni God sa buhay mo. Sagot naman ni Sister Linda Ramos Lam, yung pong iiwan na ako ni Lord dahil sa mga kasalanan ko. Hallelujah. Kay Jessica Palk, wala pa naman po na naging dahilan para huminto sa awa ng Lord. Pero ang mga pangkaraniwang mga dahilan po, mga pagsubok or persecution. Si Ami Jean, ako po, mga anak ko. Si kay Jocelyn Cabral, kahit may problema, hindi mawawala. Amen. Ang pananalig sa Lord. Sa bagay, subukan na, Jeng. Oo, dami mo nangyari sa buhay mo, sunod-sunod eh. Pero hindi siya nawala kay Lord. Kay Gracial Miguel Pagya, ako po minsan ang nakapangihina sa akin. Yung spiritual life ko po, hindi ko po alam. But minsan, madami po talaga na mahina siya. Amen. Pastora Julek, kapag yung pagsubok ay hindi na kinaya ng emosyon ko at sobra akong madedepress. Sister Grace Miguel Pagya, pero di po ako mihinto sa pagpe-pray. Sagot naman ni Pastor Arnold de la Cruz, kadalasan po emosyon po. Amen. Amen. Nagiging totoo lang sila. Sagot naman ni Pastor Herman Centino, kung malayo na sa diwa ng mabuting balita ang tinuturo at ibinabahagi at malayo na sa kalooban ng Lord. Panghihinaan ka na. Eh, ang sinasabuhay. Pero ang tanong, mawawalan ka. Hindi ka tanong, na magiging tapat, gano'n. Pero ang tanong, kapag gano'n, eh dapat pag gano'n ang katwiran, para sa akin, dapat malalim ka rin sa karanasan mo sa Diyos, saka sa Word of God. Ang tanong kasi natin, Pastora Ruby, kasi napaka-common ngayon eh. Pangkaraniwa na kasi ngayon, Pastora Ruby, na kahit wala naman trials eh, nawawala sa Diyos eh. O sagot ni May Docil, dumaan man ang madaming pagsubok, bumagsak ka man sa lahat, pero merong Diyos
na handa tayong pagtagumpayin at itayo sa laban. Sa, itayo sa laban. Thank you, Lord. Sabi ni Abby Malonzo, yung sunod-sunod na pagsubok sa pamilya, dumadating po sa point na napapatanong ka na, nagtatapat ka naman, pero bakit gano'n na nangyayari? Mm. Pero salamat sa Diyos, salamat sa Diyos kasi sa bandang huli, ay dami niya pong pinaparealize sa amin. Sabi po ni Martes, Ignacio, ang hirap naman ang tanong, pero nung minsan sinunod ko po ang gusto, yung gusto, hindi po ako pinagtagumpay ng Lord. Ibinabalik ako ng Lord sa Kanya. Sagot naman ni Brother Andre Canto, emotion po. Sagot po ni Elizabeth Tan, mas lalong kakapit kay Lord, lalo na't may problema, be still and nothing. Move you. Isa yan sa pinangahawakan ko from Pastor Lauro. Ay po, praise God. Nilibet siya mga da, emotional po. Emotional. So, ang may mga accurate na sagot at meron namang dumidepensa, no? O, habulin lang natin si Queen Achi Shin. Ako po aminado pong napalayo na sa paglilingkod sa Diyos o pagsimba. Pero alam ko po na kahit di ko nagagawa ang paglilingkod, lagi po nakagabay si Lord dahil lagi ko po siyang nakakausap. Aba nakakausap. Lalim-laliman. Buti pa. Oo. Buti pa siya nakakausap niya. Oo. Ang tawag dyan, lalim-laliman. Okay, Sister Jaira Jamea Dagwasi, kapag bumalik sa makamundong, gawain nanghihina na pananampalataya. Okay. Amen. Si Gerald Reyes, worldly things. Parang may mga tamang sagot, ano? Na totoo talaga. Kumarin Shirley Hagamang, kasama po sa buhay natin ang problema. Wala pong taong walang problema. Tama. At wala po tayong lalapitan once na dumating po yan. Mangunat lang si Lord sa buhay natin. Ang sabi po ni Sister Emily Yubal, ako po hindi po ako nanghihina sa pagtitiwala sa Diyos. Mula pa po noon hanggang ngayon, mas lalo po akong pinatibay ng Lord sa buhay ko ngayon. Dahil sa lakas, sa lahat ng oras, andyan siya. Sa buhay ko, hindi niya ako pinabayaan. Sagot naman ni Sister Nenita Oquindo. Si Nenita Oquindo, yung taga-Pasinaya. Amen. Yung ano ni Brother, si Anjo Piang, kaibigan ni Anjo. Mm-hmm. Stress and depression po, Pastora, dahil sa mga naging pagsubok sa family. Thanks God po at unti-unti na po ulit bumabalik ngayon. Amen. Praise God. Pastor Lauro. Grabe. Okay. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, Pastora Ruby, yung tinatawag na tribulation. Mm-hmm. Biblical po ito. Talagang mababasa natin yung word na tribulation. Ano pang ibig sabihin ng tribulation? Ito ay ang matinding kahirapan at pag-uusig na darating sa buhay ng mga Kristiyano. So, aalamin natin sa pagtatalakay, ito bang tribulation ito ay nagpapasimula na o palipas na? Pag-ausapan po. Kasi po, pag sinabing tribulation, may tatlong bahagi po ang tribulation. Sulat niyo po. Meron pong tatlong bahagi ang tribulation. Pag sinabi pong tribulation, ito po ay ang matinding kahirapan at pag-uusig na darating sa mundong ito. Ngayon, ito pong tribulation ito upang tayong mga mananampalataya ay mapatunayan ng Panginoon, mapatunayan natin sa ating sarili kung gaano tayo katapat sa pananampalataya sa Diyos. Kasi po, aalamin natin sa pag-aaral, may tatlong bahagi ang tribulation. Una, the beginning of the tribulation. Third, the midst of the tribulation. And the last part of the tribulation. Ngayon po, syempre, bago dumating yung mid at dumating yung last part, di syempre magpapasimula muna yan. Mm. Pag-usapan po natin ang tribulation, ito ba ay nagaganap na? Nagpapasimula na ba ito? O nasa kalagitnaan na? O nasa mga huling bahagi na ng paghihirap? Itong tribulation pong ito, ito po ay mangyayari at magaganap. Whether we like it or not, sa ayaw mo at sa gusto mo, mangyayari at mangyayari, sapagkat ito ay namutawi
sa bibig ng ating Panginoon. Amen. Kung bakit niya po ito sinabi, una sa kanyang mga alagad, at pwede po nating panghawakan sa ngayon upang magbigay ito sa atin ng katuruan ng sa ganon, tayo po ay maging matatag sa pananampalataya at tayo po ay maging tapat hanggang wakas. Amen. Kasi po, kahit na po tayo ay mananampalataya na at naligtas po tayo ng mabuting balita na ating napakinggan, kung hindi naman po tayo magiging tapat hanggang wakas, hindi rin tayo maliligtas. Amen, amen. Ayan, kaya napakalinaw. O, babasahin ko uli yung susing talata lang ito. Susing talata. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ano ba iyong wakas na tinutukoy dito, Pastora Ruby? Mm. Ano ba itong wakas na tinutukoy dito? Dapat maintindihan natin. Iyong wakas na tinatawag dito, iyong pagtatapos ng grace dispensation, iyong panahon ng habag. Bago po kasi matapos iyong habag, meron pong mga mararamdaman tayong panahon na darating. Kumbaga sa panahon ng Pilipinas, meron pong dalawang panahon, season ang Pilipinas. Alam nyo naman yung kung ano, rainy season and dry season. Alam nyo po, bago dumating yung rainy season, mula sa dry season pa, Pastora Ruby, pumapatak-patak na ang ulan. Mm. At yung pagpatak ng ulan iyon, nagpapahiwatig na dumarating na, nagpapasimula na yung panahon ng tag-ulan. Amen. So, ang panahon po natin kasi, meron po tayong tinatawag na dispensational truth. Isa po sa dispensational truth, itong panahon natin ngayon kung tawagin ay grace dispensation. Ang grace dispensation po, bago po yan matapos, ang susunod po kasi dyan ay judgment dispensation. From low dispensation to grace dispensation, from grace dispensation to judgment dispensation. Ngayon, itong judgment dispensation, ito yung nagpapatungkol sa tribulation. Kaya, mga kapatid, ayaw man natin sa hindi, dadanas tayo ng tribulation. Kaya lang, alamin natin, ito ba, Pastora, ay nagpapasimula na o hindi pa? So, ang Bible po ang magpapaliwanag kung ito pa ay nagpapasimula na at saan na tayo naroroon sa panahon ng tribulation kung tayo po ay, kung nagsapasimula na po ito. Kaya ito pong tribulation sa unang bahagi, yung pasimula, iti-test dito yung ating faithfulness sa Diyos. Mm. Kaya ang tanong ko kanina, ano ba yung pinakang worst scenario na pwede mong maranasan sa buhay mo para talikuran mo ang pananampalataya, para talikuran mo ang paglilingkod sa Diyos, para talikuran mo ang magpatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung sasabihin naman natin, yung pamilya ko ang dahilan, yung kahirapan, yung sakit, yung emosyon, kapatid, Diyos ko, kung iyon po ang mga dahilan lamang, ay hindi po tayo, masusubukan po tayo ng Diyos na hindi tayo tapat. Okay, alamin natin, nagpapasimula na ba ang tribulation o paghihirap sa mundong ito na maaapektuhan tayo mga Kristiyano? Umpisahan natin. Okay, ang binasa kong talata ay verse 13 lang. Pero umpisa natin sa verse 1. Ayan, paliliwanag sa atin, nagsisimula na ba o hindi? Mm. Sabi sa verse sabi sa chapter 13 verse 1, nang palabas na si Jesus sa templo
ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo kay laki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang malalaking gusaling yan? Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat yan ay iguguho." Tinuro ng alagad iyong templo. Kasi iyong templo po kasi, kung mapapansin nyo sa chapter 11 ng Mark, pumasok siya sa templo, pinagtauban niya yung mga nagtitindang mga nangangalakal sa loob ng templo. Tapos yung sila'y umalis, lumabas, ayun, sinanong nung alagad, "Guro, kailan po kaya mangyayari na dito?" Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang malalaking gusaling yan. Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Okay. Nagtanong. Kasi nakatayo pa ho ang templo ng Diyos noong mga panahon na yon. At habang nakatayo ang templo ng Diyos, nag-i-exist po yung law dispensation na kung saan nag-aalay pa yung mga Hudyo ng mga handog sa Diyos, ng mga hayop na buhay, iahandog sa templo, kakatay ng saserdote, iahandog, buo pa kasi. Ngayon, napagtuunan ng isang alagad patungkol doon sa templo kasi sinabi ni Lord, darating ang panahon, ang gusaling iyan ay maguguho, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa niya bato. Kaya sabi sa verse 3, "Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago at Juan, 'Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang palatanda ang magaganap ang lahat ng iyan?'" Kasi pinag-ukulan nila yung templo. Umakyat sila sa bundok ng mga olibo, nakaharap sila doon sa templo ng Diyos sa Jerusalem, na pag-ukulan nila yung tungkol sa templo. Kailan daw ba mangyayari yung sinasabi ng ating Panginoon na maguguho? Kaya sabi naman ng Panginoon, sabi nila sa verse 4, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang palatanda ang magaganap ng lahat ng yan?" May signs na. Oo. Ano pang signs? Ang tinatanong nila kung kailan masisira iyong mawawasak yung templo. Kaya ang sinabi naman ng Panginoon sa verse 5 ay ganito, "At sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo at huwag palilin lang kanino man. Maraming paririto at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng taggutom, at ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap." Ayan. Iyon tanong ng mga alagad kung kailan mangyayari yung pagkaguho ng templo. Kasi po, pag naguho yung templo, iyon po yung signs na tapos na ho yung law dispensation, at ang papalit niyan yung grace dispensation. So, maliwanag na yung pagkaguho ng templo, that is the beginning of the grace dispensation. Kasi yung law dispensation, ang pinakang pagtatapos niyan kapag nasira na yung templo. So iyon po ay pahiwatig na iyon na tapos na ho yung law dispensation at ang kapalit na po ay grace dispensation. Ito na yun. Ang tanong, kailan ba nasira yung templo? Nasira po yung templo noong AD 70.
At iyon naman ang sinasabi ng maraming pastor ngayon na dumating na daw yung second coming ni Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 5, huwag kayong palilinlang. Maraming lilitaw na mga bulaang propeta na ililigaw ang marami. Alam niyo po, Pastora Ruby, maraming sikat ngayon na pastor. Marami silang followers. Million ang followers nila. Ano ang ipinapangaral? Yung pastor ng apelyido Ballpen, sabi niya, naganap na raw yung second coming ni Jesus Christ. Ito ay nangyari noong AD 70 kasi nawasak na yung templo na kung saan sinasabi ni Lord na yun daw ang palatandaan ng kanyang second coming. Hindi po yun ang sinasabing, hindi po yun ang palatandaan ng second coming ni Jesus Christ. Yung pagkawasak ng templo, yun po ang signs na nagsasabing yung law dispensation natapos na nung masira yun. Kasi nung si Lord ay pumarito, nagkatawan lupa, nag-i-exist ang kautusan. Pero namatay na siya, nilibing at muling nabuhay, umakyat na siya sa langit, nag-i-exist pa rin yung templo. Kaya inalaw ng Panginoon ng Roman Empire, ang mga Romanong sundalo, in-invade ang Jerusalem at sinira yon na hindi alam ng mga Romano o ng mga Hudyo, and that is the beginning of the end of what? Of the law dispensation. At doon nag-exist, doon nagpasimula yung grace of God, yung Amen. Grace dispensation. Ngayon, sabi dito sa verse 5 ay ganito, sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo at huwag palilinlang kanino man. Maraming paparito at magpapanggap na sila ang Mesiyas at liligaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makarinig kayo ng mga alingaungaw, ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito. Dapat na mangyari ang mga bagay na ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Anong tinutukoy na wakas? Yung grace dispensation ang tinutukoy dito. Kaya sa grace dispensation, bago po ito magwakas, magpapahiwatig na, magpaparamdam na iyong tribulation na magaganap na at nagpapasimula. Iyong diskurso ng mga lagad at ni Lord tungkol sa mga digmaan, tungkol sa mga lindol, tungkol sa mga magkabi-kabilay tagutom, iyan po ay pasimula pa lamang ng paghihirap. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag meron na tayong nababalitaan na nagdidigmaan na ang bansa sa kapwa-bansa, nitong mga huli lang, mga kapatid, ang Russia at saka ang Ukraine, nag-aaway, nagdidigma. Ngayon po, may mga banta ngayon. Ang mga bansa, China against Taiwan, America versus ganito. Balitang balita po, iyong mga digmaan na iyan. At ibig sabihin ni Lord, pagka iyan ay naririnig nyo na, nagsisimula na ang tribulation. Hallelujah. Nag-i-start na ang matinding kahirapan. O, kamakailan lang, di ba? May lindol sa Abra. Sumasabog ang may Taal Volcano. Sumasabog, may mga pandemic pang nangyayari. Ang mga iyan, pasimula pa lang ng kahirapan. Ngunit, huwag kayong mabagabag sapagkat dapat na mangyari ito, and that is the signs of the tribulation is beginning. Amen. Nagpapasimula na po. Okay. Sabi dito, sa verse 7, huwag kayong mabagabag kung makarinig kayo ng alingaungaw, ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Yung digmaan po, yan po ay pagpapahiwatig na nagpapasimula na ang tribulation. Kumbaga sa mga nganak, nagde-labor.
nagli-labor na at naghihintay na lang kung anong oras lalabas. So, idinidescribe ni Lord na ang tribulation nagpapasimula sa parang isang babaeng mga nakaramdam ng mga anak. Pero palala ng palala yung sakit hanggang sa ilabas yung bat. Ganun niya idinidescribe yung start ng tribulation. Makakarinig kayo ng mga alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito. Ngunit, hindi pa ito ang wakas ng grace period. Sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Kung meron na po tayo mga lindol na nararanasan, digmaan na naririnig, at nagkakaroon na po ng mga taggutom, ay yan po'y nagpapasimula na yung tribulation. At yan po ay patindi na nang patindi. Kaya po dito sa chapter 13, merong babala ang Panginoon. Merong, admonition? Merong paalala ang Panginoon ng dalawang bagay. Ano itong dalawang bagay na paalala ng Panginoon? Una, dito sa verse 5 at verse hanggang verse 8, ito po ang admonition ng Panginoon, don't be deceived. Ang pangalawa, don't be discouraged. Saan daw tayo huwag padadaya? Doon sa mga bulaang guro na mga ngaral sa panahon ng tribulation. No, na ano? Na yung si Kristo ay dumating na, nag-second coming na, naganap na, don't be deceived. Meron naman pong isang pastor, may mga pastor na sikat ngayon, nang ipinapangaral naman ay ganito. Yung Sodom at Gomorrah sa Genesis 19, hindi raw yung ginunaw ng Diyos dahil sa mga LGBT, kundi dahil daw sa pride. Very deceptive ang kanyang pangangaral. At ang nakalulungkot, napakaraming followers itong mga ito. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa verse 5 up to 8, don't be deceived. Kasi maraming lilitaw na mga gula-bula ang guro na ipapangaral para mga ngaral tungkol sa si Kristo ay dumating na, nag-second coming na, pinapangaral naman ng mga pastor na ang LGBT daw ay hindi parurusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga pagiging LGBT, mga kapatid, pag ganyan ang mga pastor na napapakinggan ninyo, ay mag-isip-isip na kayo. Deception po ang kanilang message. Hallelujah. Si Lord hindi po galit sa mga LGBT, pero binibigyan sila ni Lord ang pagkakataon na mabago sila sa kanilang buhay bago dumating ang judgment. Amen, amen. Naku po, wag po kayong parang okay lang na maging LGBT ka, hindi ka naman parurusaan ng Diyos, kasi yung nga taga Sodom at Gomorrah hindi sila ginunaw dahil sa kanilang pagiging LGBT, kundi sila dahil sa pride. Saan natin mababasa yung word na pride? Doon sa Genesis chapter 19. Napaka-deceptive ninyo kung mangaral sa mga taong dami nyo pa namang followers. Kaya po ang sabi ni Lord, don't be deceived. Huwag kayong palilinlang. Verse 5, sinabi sa kanilang Jesus, mag-ingat kayo at huwag palilinlang. Kanino man, maraming paririto at magpapanggap na sila ay ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mabagabag kung makarinig kayo. Di mo, ngayon lang nangyayari yan, yung mga balitang yan worldwide. Sinasabayan ang mga pangangaral nitong mga false teacher na ito, false pastor na ito. Iniiba ang diwa ng salita ng Diyos. At ang pangatlo, ito yung mga signs. Yung signs na binabanggit ni Lord, that is not the signs of the second coming.
Hindi po, signs po ito ng pasimula ng tribulation. Mm-hmm. Dapat marunong rightly dividing the word of God. Marami kasi pastorang nangangaral tungkol dito na yung mga signs na binabanggit ng Panginoon, akala nila that is the signs of the second coming. No, that is the sign of the tribulation. Nagpapasimula na ba? Nasa kalagitnaan na ba tayo? O nagpagtatapos na ba ang tribulation? Don't be deceived, mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad at ito rin po ang dapat nating panghawakan. Amen. Secondly, don't be discouraged. Don't be discouraged. Marami pong panghihinaan ng loob kapag dumating na po't nagsimula na ang tribulation. Bakit sila panghihinaan ng loob? Eh, ito kasi ang Pastora Ruby. Sa verse 9 to the following verses, ayan, verse 9 up to 13, ito na sabi, magpakatatag kayo sapagkat kayo'y isasakdal sa hukuman. Hahampasin sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang ipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. O ang wakas na tutukoy dito, yung grace dispensation. Ipapangaral muna po, hanggang ngayon ipinapangaral yung gospel, good news, kasi nandoon pa tayo sa panahon ng grace. Darating po ang wakas ng grace dispensation. Eh, bago po dumating yon, magkakaroon ng matinding pag-uusig. Amen. Una, matinding kahirapan. Pangalawa, matinding pag-uusig. Sa panahon ng pag-uusig, magpakatatag kayo. Yes. Ang problema, Pastora Ruby, wala pang matinding pag-uusig, marami na ang nanglulupaypay. Mm-hmm. Hindi pa dumarating yung matinding pag-uusig, marami nang umaayaw sa gawain ng Diyos. Mm-hmm. Eh, paano pala kung dumating ito at abutan itin ito, di lalong walang matitira. Sabi dito, ano itong mga pag-uusig na sabi ni Lord na magpakatatag? Sapagkat kayo'y isasakdal sa hukuman. Dumating na ba yung panahon natin na tayo pong mga Kristiyano, pag may gawain, isasakdal tayo? Maybe. Kasi noong pandemic ho, pinagbabawal ang pagtitipon. Pinagbabawal ang lumabas sa bahay na walang bakuna. Hmm. Ay nararanasan natin ang paghihigpit noon. Hindi ka pwedeng pagala-gala. Sabi dito, dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Ang tinutukoy dito ha, yung wakas ng tribulation. Dahil yun po ang time na magsasabing tapos na rin ang grace period. Okay. Ito pang matindi, Pastora Ruby. Huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo sa oras na iyon. Sasabihin ninyo ang anumang ipinagkaloob sa inyo sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu Santo. Amen. Pag malapit na yung kalagitnaan ng tribulation, yung church nandito pa eh. Dahil nandito pa yung Espiritu Santo. Hindi pa nagaganap yung rapture, pero mararanasan ng Kristiyano yung pasimula ng pag-uusig ng tribulation. Mm-hmm. At bago dumating yung mid-tribulation, doon po sinasabi ni Lord, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, masasama ka sa rapture. Amen, amen. Yun ang tawag doon. Okay, sabi dito, verse 12, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang maipapatay. Kapatid mo, ipapapatay ka dahil sa pagiging Kristiyano mo. Dumating na ba yan sa buhay natin? Hindi pa. Ay hindi pa nga dumarating ipinapapatay ka ng kapatid mo dahil sa pananampalataya mo, wala ka na sa gawain ng Panginoon. Ano ka ba? Ang iyong kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak.
lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Dumating na ba sa pananampalataya ninyo na mismo ang tatay mo ipapapatay ka dahil kay Kristo? Dumating na ba sa buhay mo dahil sa pananampalataya mo kay Kristo ay ipinapatay ka ng kapatid mo? Ipinagkanulo ka na ba dahil kay Kristo? So yun ang matinding kahirapan na bago mag-rapture, mararanasan ito. Pero mga kapatid, whether you like it or not, sabi ni Lord, kinakailangan mangyari ito. Sabi dito, lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Diyos ko, wala pa naman nangyayari ito ever since na tayo po ay naging Kristiyano sa mga huling panahon na ito. Di pa naman yata tayo nangyayari na hinuhuli tayo sa pagiging Kristiyano at iniharap tayo sa mga gobernador, iharap tayo sa mga hari, wala pa. Pero kung sakaling mararanasan nyo yan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala, sapagkat ang Espiritu Santo ang magsasalita sa inyo para maging patutuo kayo sa kanila. Amen. Pero hindi pa ho nangyayari. Ang nakalulungkot, wala pang nangyayari matinding kahirapan. Nagpapasimula pa lang yung tribulation dahil may mga balita na tayong digmaan, may mga nabalita ng lindol. Pero yung matinding pag-uusig na mula sa ating mga kapatid o kamag-anak o lama, kapatid sa laman, wala pang nangyayari. Pero wala pang nangyayari. Nasaan ka na, kapatid? Sasabihin mo, emosyon lang. Nawala ka, kahirapan lang, wala ka lang makain, wala ka lang trabaho, nawala ka na. Hindi pa yan ang matinding sasapitin natin. Kaya lang, kung tayo ay mamamatay bago pa dumating, ay praise the Lord, hindi natin naranasan. Pero darating sa mundong ito, ang tribulation na iyong mga mananampalataya sa mga darating pang panahon, ito ang mararanasan nila. Sa atin wala pang ganon. Kaya wala pang ganon, pakita mo nang nananampalataya ka. Amen. Pakita mo nang tapat ka kahit wala pang matinding pag-uusig. Manatili kang tapat. Amen. Kasi ang sinasabihan dito sa verse 13, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Darating sa mundong ito na ang mga mananampalataya ni Kristo, darating na matinding pag-uusig. Kapuputan daw ng lahat. Pero ito ang sabi ni Lord. Kaputan man kayo ng lahat at darating yun sa mundong ito kapag mayroon pang Kristiyano at hindi pa nagra-rapture. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Eh, paano mong patutunayan na tapat ka? Wala pang pagsubok, wala pang hulihan, wala pang pagpapatay, wala pang pagkakanulo, nawawala ka na. Paano masasabing tapat ka? Ngayon umaasa ka pa na masasama ka sa rapture? Ano ka? Naniniwala ka pa ba na pag ikay namatay at pagdating ni Kristo muli kang bubuhayin? Kapatid, ito yung panahon na napakahalaga sa Diyos na wala pang dumarating yung matinding pag-uusig, matinding kahirapan. Nakakabili pa tayo ng bigas. Kahit na 40 pesos ang kilo, nakakabili pa tayo. Kumakain pa tayo. Wala pang matinding kahirapan. May mga balita pa lang ng digmaan, may balita pa lang ng mga lindol, may balita pa lang ng tagutom, pero hindi pa ang wakas, hindi pa ito nagpapasimula pa lang. Kaya sabi ni Lord, ang manatiling tapat sa gitna ng mga pangangaral ng mga bulaang pastor ngayon, sa kabila ng matinding pag-uusig dahil sa pananampalataya, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Amen. Huwag po kayong padadaya una sa lahat. Sa mga pastor na mga sikat, mga super pastor, ang million ang followers, ang mga itinuturo si Kristo ay dumating na nung panahon ng AD 70 dahil nawasak na ang templo, hindi po kayo, huwag po kayong maniwala doon. Yung mga pastor na nagsasabing okay lang na maging LGBT ka, hindi ka parurusahan ng Diyos, ang ganong klase mga pastor, nako Diyos ko po, wag pa. Ako na ho nagsasabi, inililigaw na po kayo ng mga iyan. Yes. Wag na wag po kayo, dahil ang totoo po mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito is the beginning of tribulation. Wala pa tayo sa mid-tribulation, pero sa mid-tribulation, wala na ho doon ang Kristiyano. Irarapture na ho yun. Pero ang gusto ni Lord, sa panahon ng mga pag-uusig, sa panahon ng mga
false teacher ng Word of God, huwag tayong palilinlang, manatili tayong tapat sa Panginoon. Amen. Sa salita ng Diyos. Amen. Para tayo pagdating na nung mid-tribulation, wala na tayo sa mundong ito. Mm-hmm. Kasi sabi ni Lord, kapuputang kayo ng lahat dahil sa akin. Darating po yun. Pero sa ngayon, hindi pa nangyayari. Malaya pa tayong nakapaglilingkod. Malaya pa tayong nakapagbabahagi ng mabuting balita. Malaya pa tayong nakapananambahan. Pero darating sa mundong ito na pati ang gobyerno, pati ang mga kamag-anak mo, magtutulong-tulong yan para ikaw ay gipitin. Hallelujah. Pero sabi ni Lord, ang manatiling tapat hanggang Amen. Wakas ang siyang masasama sa rapture. Praise sa buling pagbabalik ng ating Praise Panginoon. The Lord. Praise Hallelujah! The Lord. Praise the Lord. Lord. Praise you, Jesus. Dapat pala, Pastor, anon, pag may mga pagsubok, may pagtutuwid. Ay, walang kalatoy-latoy yung mga pagsubok. Kalatoy-latoy. Nawawala na sa gawain ng Panginoon. Dapat pala train tayo sa pagsubok. Ay, praise the Lord. Ay, diba? Sana, ang prayer ko, wag na sanang abuti natin yes, ito. Amen. Pati yung pamahalaan, kapuputan tayo dahil sa pagiging born again. Yung mga kamag-anak natin, kapuputan tayo. Ipagkakanulo tayo, ipapapatay tayo. Sana hindi ko naabutin. Sana hindi naabutin ito ng pamilya ko. Pero darating ho, bago dumating yung mid-tribulation, matindi na ho yun. Pag mid-tribulation, matindi na yun, ay talagang babala na ito sa mga taga-Israel. Na pag nakita nyo na pumasok na yung isang kalapastanganan sa loob ng templo, ay yung mga nasa Hudea, tumakas na kayo papunta ng bundok. Ay yan ang matinding paghahari ni Antikristo. Pero sa ngayon po, nagpapasimula pa lang, pero nakalulungkot, nanampalataya ngayon, bukas makalawa, tinangay na ng boyfriend, ayaw ng pagpatuloy. Hello? Gumagawa pa ng kasalanan. Lumipat na ng ibang church. Anong ba kayo? Yung mga nakapakinig ng gospel, manatili kayo kung saan ninyo napakinggan yung gospel. Amen. Kasi po, sabi dito sa verse 10 ng chapter 13, dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Yung gospel po, may ipapangaral muna bago dumating ang alin, ang wakas ng tribulation period. Kasi yung after ng rapture ho, ipagpapatuloy pa rin ang pangaral ng good news sa mid-tribulation, pero iba na po ang dating. Hindi na po ang dala ng good news ay kaligtasan. Sa ngayon po, ang good news ang dala, salvation. Pero sa mid-tribulation, may papangaral pa rin ang good news o ang everlasting gospel. Iba na ho ang nilalaman nito. Ang nilalaman nito, matakot kayo at sambahin ninyo ang Diyos. Yan ang gospel of the kingdom sa panahon ng mid-tribulation. Sa ngayon po, ang gospel, salvation. Kaya hanggat hindi dumarating yung mid-tribulation, pinapangaral ngayon ng malaya ang gospel. Kaya bago dumating ang matinding pag-uusig, may ipapangaral muna ang gospel of salvation. Amen. Pag natapos ng ipangaral ang gospel of salvation sa lahat ng bansa, doon na mangyayari yung matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Kaya dapat pala, Pastor, pagdating ng rapture time, makasama na tayo, ano? Makasama na tayo. Ay, may tanong si Pastor Jason. Ay, di, ang mangyari kasi, Pastor Ruby, kung sakaling darating ito, hindi maiwasan, ay maaring patay na tayo noon, Pastor Ruby. Mm. Kaya sa second coming ni Lord, may mga Kristiyanong grabe ang pinagdadaanan. Uusigin sila, ipapapatay, ibibilanggo. Pero sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala pag kayo inarap sa mga gubernador, sa mga hari. Ang Espiritu Santo ang magsasalita para sa inyo. Mm. So kahit sa ganung patinding pag-uusig, magpapatuto ka pa rin dahil nandupang Espiritu Santo. Sabi ko, maaari hindi ko na ito abutan. Yes. Pero kung hindi ko na abutan ito matinding pag-uusig, ay hindi naman ibig sabihin, papatay-patay naman ako ngayon. Mm. Dapat ngayon po, hindi pa dumarating yung matinding pag-uusig na yon. Ang pinag-uusapan po dito, hindi kung paano kang maliligtas. Ang pinag-uusapan dito, kung paano kang magiging tapat. Matatag. Matatag. Tapos na nag-exercise na ngayon. Nag-exercise na yung tribulation.
Kaya lang, dahil sa hindi pa nagaganap, yung matinding pag-uusig, yung tatay laban sa mga anak, magulang laban sa mga anak, maglalaban-laban eh. Kasi kapuputan eh. Napuput sila sa atin, mapuput ang mga magulang sa mga anak na walang dahilan. At ang tanging dahilan dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus Christ. Mm-hmm. Kaya isasakdal sila, ipagkakanulo, ipapapatay. Anong dahilan? Dahilan kay Kristo. Kaya sabi ni Lord, kapuputan kayo ng lahat. Ngunit, ang sinumang tapat hanggang wakas, tapat hanggang ang wakas, siyang maliligtas. Maliligtas. Amen. Ay, hindi pa nangyayari yun eh. Anong nangyayari sa mga Kristiyano ngayon? Punta dito, punta doon, lipat dito, lipat doon. Emosyon daw, kahirapan daw, kamag-anak daw. Hindi pa tayo, nauunawaan pa tayo ng ating mga kamag-anak ngayon. Naka, meron man pag-uusig pero napaka mild. Wala pa hong nangyayaring pinadadakip ka sa barangay. Wala pang nangyayaring ganun. At sana nga hindi na natin abutin yon. Yes. Pero kung hindi man natin naabutin yung ganung klaseng sitwasyon ng buhay Kristiyano, abay maging tapat naman po tayo ngayon. Amen, amen. Kasi baka mamaya, nakamataya natin, hindi natin inabot, nakamataya natin. As a second coming ni Lord, hindi ka muling mabubuhay. Mm. Bakit? Hindi ka naman nagpakita ng katapatan sa Kanya ngayon. Sasabihin mo, kasi emotion po kasi, kasi natisod po ako eh, kasi wala pa akong pamasahe. Patay kang bata ka dyan. Praise God. Patay kang bata ka dyan. Kaya sabi ko nga, Pastor Robby, itong mga may paalis-alis sa gawain ng Diyos. Maraming na wala dahilan. Ano. Sabi ko, may paglalagyan kayo sa Diyos pagdating ng panahon. Hindi sa magandang kalalagayan, may paglalagyan kayo. Hindi po ako nananakot. May mga padisib-disib pa kayo. Mahusay kayo makinig ng mga aral. Pagdating sa mga aral, inaantok kayo. Ano kayo, mga kapatid? Ito, hindi po ako nananakot. Pero pinauunawa lang sa akin ng Panginoon ang tamang aral na dapat amen, natin mapakinggan. Amen. Yun lamang po ang akin. Praise God. May tanong si Pastor Jason. May nagtatanong lang po, live question. Sa panahon natin ngayon, sinasakyan ng Diyos yung ano eh, yung social media para mabilis na may pangaral. Oo. Oh, sa awa po ng Diyos, kay layo-layo ng Laguna, Kalawan, napuntahan po namin for the sake of the gospel. Amen. Ay napakapalad ng pamilya Canto kasi nadala doon yung gospel. At amen. Sabi nga nila, meron kaming alam, meron kami, pero ngayon lamang naging klaro sa amin kung ano pala yung gospel. Hallelujah. Nahimay. So doon lang nahimay. Ay paano kung hindi kami nakarating? Oo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ang problema ngayon, maraming Christian ministry ngayon, hindi nila alam kung ano ang gospel, ni hindi may pangaral matalakay sa mga miyembro. Basta sabihin nila, pagsisihan nyo talikdan ang iyong mga kasalanan, tanggapin nyo si Kristo bilang pagtakapagligtas. Ligtas kayo. Saan mababasa sa Bible yan? Wala pong ganyan. Only the gospel, only the message of the gospel can save the sinners. No other than that, mga kapatid. Praise God. Kaya dapat tayo mga pastor, alam natin kung paano natin hihimayin ang gospel. Hindi doktrina na dudoktrinahan natin ng isang buwan, dalawang buwan ang mga tao para mapabilang sa church natin. Para mapabilang ang isang tao sa church, gospel ang dapat niyang marinig. Amen. At maintindihan. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. At pastor, nagbabadya na naman ang oras. 8:35 na. Glory to God, kapos glory tayo to Christ sa oras, Jesus. Kapos, amen. Kapos na po sa oras. Praise God. Meron pa naman bukas, Pastor. Kaya bukas... Aloobin ng Diyos, mga series natin to, itong amen, tribulation amen. Na ito. Praise the Lord, praise the Lord. At ngayon ay panahon ng doktrina para sa ganoon ay hindi tayo yung konting problema lang, nawawala, emosyon. Nawala lang ng trabaho, nalipat lang sa ibang lugar, nawala ng panahon sa gawain ng Panginoon. Nalipat lang ng apartment, wala na, di mo na makita eh. Amen. Kung dito pa lang, wala pang matinding pag-uusig, nawawala ka na at di ka na makakita ng katapatan sa pananampalataya, ay lalo na siguro kung inuusig ka na ng kamag-anak mo, pinadadampot ka na sa barangay, ay di lalo siguro itinatwa mo si Kristo.
Hallelujah. Eh ngayon palang wala pang nangyayaring ganun, parang inatatwa na natin si Lord. Amen. Ang nagtatwa sa kanya sa lupa, ipagtatatwa din niya doon sa langit. Ay, maniwala po sa kayo. Sa langit. Ang oh, hallelujah. Sa ating Panginoong Jesus dito sa lupa, ay kakahiya naman ang ating Panginoon sa langit. Tayo po yung manalangin, Pastor. Let's yes. pray. Ikaw na po manalangin. O dakilang Diyos amang nasa langit. Yes, Lord. Wala po akong pinakamimiti sa buhay ko bilang lingkod ng Diyos. Amen. Ang dalawang bagay. Yes, Lord. Una, ang may pangaral kung may kalayaan, ang mabuting balita na Amen. Nagudulot Amen. Ng kaligtasan. Yes, Lord. Mas sa lugar man ito o mas sa online, Lord, give me a strength and power yes, to Lord. Preach the gospel of salvation. Amen. And secondly, dalangin ko po, Panginoon, na sa lahat ng mga nakapakinig ng gospel, ay patuloy pong lumago, umunlad at maging matatag Amen. Sa pananampalataya upang sa panahon na ito na wala pa naman matinding pagsubok, Hallelujah. Mga alingaw-ngaw pa lang ng digmaan, mga lindol pa lamang ang aming nararanasan na nagpapahiwatig, na nagsisimulan at nagsimula na ang tribulation, ngunit hindi pa dumarating sa mid-tribulation. Dalangin ko po na maging tapat ang aming mga kapatiran yes, na hindi kung saan-saan napupunta. Nalipat lang ang tirahan na wala na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, huwag po silang malinlang ng mga sikat na mga ngaral ngayon sa panahong yes, ito yes, para ma-deceive ang kanilang pananampalataya. Amen. Sa halip, Panginoon, bigyan po sila ng katatagan at manatili sa tamang turo at aral yes, Lord. Na maipapangaral mula sa banal na kasulatan. Hallelujah. Lord, dalangin ko po na patuloy mo kong gabayan, pangunahan, patnubayan. Amen. When it comes to interpretation, huwag yes, po ako Lord. Magkaroon ng misinterpretation, Amen. Misapplication, dislocation, yes, and Lord. Perversion ng salita ng Diyos. Amen, Lord. Panginoon, gabayan mo po ang lingkod na ito. Yes, Lord. Ayaw ko po ng ang JCTRL members ay madaya ng mga sikat na mga mangangaral sa panahon natin ngayon. Yes, sa pangalan ni Jesus, ito pa aking samot dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin natin ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Mamaya po, 5:30 in the afternoon ang ating midweek service at sa iyong samahan at pangunahan ng ating Diyos. Bukas po, special edition po, Thursday, may kasama po tayong pastor na guest. To God be the glory, in Jesus' name, everybody say Amen. Amen. Love you, Jessica Paul. Thank you, Lord, for the word of